Hello mga kaibigan, nandito na naman po si Motofriend. Kayo ay binabati ko ng Happy New Year at God bless you all. Welcome po sa aking YouTube channel at huwag po natin kakalimutan lagi mag-like and subscribe, and also huwag po natin kalimutan i-click ang bell button para lagi po tayong updated sa mga bagong videos natin at palagi po kayong nakasubaybay sa atin tuwing tayo ay mag-upload. Iba pa rin kasi pagka na-click natin ang bell button and i-select natin dun is all, no? Para lagi tayong nano-notify. So yun, Happy New Year po ulit at God bless us all. So ngayon po, ang ating gagawin ay maglalagay po tayo ng chin mount, no? May helmet kasi ako na itong helmet na ito is matagal na rin siyang helmet ko. Medyo matagal na rin. At itong helmet ko na ito is marami na siyang gasgas. Marami na siyang memories. At only riders na rider knows na marami na kaming nabiling lupa. Alam niyo ba yung ibig sabihin na may nabili na kaming lupa? I think dalawa na yata yung lupa yun sa helmet na ito. So ayun, at mga kaibigan, hiling ko rin na subscribe nyo rin itong ating kaibigan na si Kaswabe. Ito po ang kanyang YouTube channel. At manood din po kayo ng videos niya at subscribe nyo din po siya. At yun, tara, simulan na natin ang ating pag kunin itong ating helmet. Ayan. Itong helmet po na ito is ang model niya ay HJC CL 70. So ewan ko kung compatible siya sa anong tawag doon, yung transparent yung reflector natin. So ang kapareho niya yata is CS15, CS17 na HJC, kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan. So siya, sobrang alikabok niya kasi hindi na siya nagagamit. Tanggalin ko yung reflector niya dahil pag naalis natin to, makikita natin yung hole. Pag reflector kasi hindi madidik ng ating background natin ay nagta-transparent. So yan, shout out McFly Moto Gears. Ito yung bagong Puma Racing. Ayun o, may Ilocano Makauma Racing. Ayan. Wow naman! Wow! Wow! Ito is nakuha ko pa kaya Nispa ADV. ADV ba? Tama. Hindi ko lang sure. Hindi ko matandaan yung MISPA sa yung nagde-decals dito sa may Batac, Ilocos Norte. Sa kanya galing to. At ito, shoutout Team Icon sticker. At syempre ang favorite verse ni Motofriend. Isa ito sa mga favorite Bible verse ko. So yan, main copy. Mamamatay na eh.
medyo hindi na maganda yung amoy. So ngayon mga kaibigan, dahil since hindi naman tayo nakapag-rides at hindi naman tayo nakakalayo ng biyahe, kasi itong helmet na ito is ginagamit ko lang siya sa mga rides na group rides, endurance, or ano pa man dyan. Basta long trip siya, itong ginagamit ko. Kasi sobrang gan niya. At ang tigas niya. So, ngayon, gagawin natin ay para hindi siya masira, amagin lang. Kasi gagamitin ko na siyang pang motovlog. Nagbibiro lang ako. So, meron na tayo nung Evo na version 2 na GSX 3000 version 2 yata yun. So, bumili ako ng lapat ko muna. Diyan ka. Tabi ka sa akin. Bumili ako kaya papang motovlog sa kanyang shop. Ito, Hank. Kita ba? Hang helmet na chin mount at ang kanyang model ay HJC CS15. So yun yung compatible nitong HJC CL17 natin. So ito, shoutout din sa Hang. Ano bang tamang basa niya? Hang o Hansi? Additive Solutions. So maganda rin yung chin mount nila, yun din yung gamit natin sa ano na yan, yung isang pinag-vlog, yung motovlog natin, yung pink na Evo version 2 na GSX 3000. So ilalagay natin to para naman hindi naman masayang itong helmet natin. So yan, kitang kita yung mga gasgas niya mga kaibigan. Ito is isang buklaw to. And then yung sa my lens niya, sa bisampas na laglag ko. may gasgas pa to sa kabila. Hindi ko alam saan ako na slide nun eh. Ako kung dito sa bahay. So yun, marami nang pinagdaanan tong helmet nito, kaya mahal na mahal ko siya. Ayaw ko siyang palitan hanggat na pwede pa siya. So, ito. May kasama na siyang wipes. May wipes na siya. At may screw siya. Ito yung kanyang dinidikit sa helmet. Yung pinaka-mount. Ito yung hindi ko alam tawag dito sa kasama niya is sabihin na natin yung adapter ng holder ng ating action cam. So buksan na natin siya. Malaki yung stapler niya, mataba. So sa mga helmet nyo mga kaibigan na hindi niyo siya mahanapan ng kapareho niya na chin mount o wala kayong makitang chin mount, try niyo pong tanongin si Papang Motovlog. Dahil ako'y tinanong siya kung ano ang kapareho nitong helmet ko na chin mount, itong binigay niya sa akin, at sa tingin ko itong nga. So alam ni Papang Motovlog kasi seller siya ng mga branded na helmets, kaya alam niya kung ano yung mga magkakapareho. So yun, tips ko na yun sa inyo. PM niyo lang siya sa kanyang Facebook page na ito, McFly Motogears. Sirain na lang natin, tatagalan tayo, punitin na lang natin. Maingay ba tayo?
May iba yung naririnig. Ang daming stickler mga kaibigan. Ipang naka-secured siya. So, apat na yung naalis ko. Pang lima na ito. Limang stickler. Try ko nga kung kita sa inyong screen. Kita sa ating camera yung model. Kita ba? Ayun, HJCCS15. So, ito yung kapareho nitong CL17 ko. Ako, may panganin pa parang stapler. Ito siya mga kaibigan, kasama na siyang wipes. At ito yung isa sa pinakamaganda sa hang, may support siya kapag ka bumigay yung 3M nitong main. May support siya, ito yung kanyang adapter at ito yung kanyang screw. So itong kanyang support is may butas siya dito. Ayan. So dyan po natin ilalagay itong support niya. So diskartehan na lang natin paano siya ilagay. Pasok natin. Ayan, may pasok ko na siya mga kaibigan. Ganyan ko siya pinasok. Dapat ko na lang yata sa ganyan po para kita yan. Ganyan ko siya pinasok. And then, maganyan ko na lang. Ayan. So, ayos natin siguro na hindi nakikita itong bukol nyo. Try natin itago. Dali lang naman ito eh. Ganyan. Kung sa paglalagay, huwag po tayong magmadali na ilagay ito dahil 3M po yung kanyang pandikit. Hindi mo na siya basta-basta mababawi kung ito'y naihidikit mo na. Well, sorry. Mahirap na siyang alisin. Yan. Pwede na ito. So, ngayon, punitin natin itong wipes. At pupunasan muna natin. Sobrang alikabok. So pag nilagay natin ito, tignan natin maigi yung alignment kung naka-center siya. Extra tissue ako dito para tuyo agad. Sobrang dumi ano mga kaibigan, pero lilinisin ko ito kuto. So yan, malinis na yung pagdidikitan natin, malinis na. Kaya lang naman ako gumagamit ng green screen mga kaibigan para hindi na ako nahihirapan sa pag-edit ng logo. And at least yung itong nasa likuran ko is yung logo ko na rin. I mean, ito yung gamit kong Facebook cover na picture. So, ito siya, alisin na natin. Bali, hindi ko pala maihaharap sa inyo mga kaibigan kung paano ko siya i-align ng maayos. Teka lang, pero bago ko angatin yung pan ng 3M. Check ko muna. Tugma ba? Tugmang tugma. So ito mga kaibigan, hindi na ako mahirapan dahil pansin nyo, may line na siya. So may guide na ako. So hindi na ako mahirapan. So praise God. Hindi na ako mahirapan. So alisin ko na yung kwan. 3M.
pag-aasim ko na rin mga kaibigan yung itong sa support niya. Kasi baka masikipan na tayo dun mamaya. Pagka nilagay na natin yung tas, may harapan na tayo alisin ito. Kasi iiksi na yung access natin. So, lagay na natin. So, may guide na kasi ako kanina. Kaya, hindi na ako mahirapan. So, hindi ko muna siya maiharap sa inyo. Kailangan ko kasi iharap sa sarili ko. Para makita ko yung magandang alignment. Hindi ko pwede iharap sa camera habang nilalagay kasi baka mabanking natin. So, kailangan, kaibigan, iharap ko sa inyo pagkatapos kong medicate. Oh my god, pabigla-bigla, dahan-dahan. Talagang concentrate na lang siya natin. Oops, baba natin rin ito. Ibang pictures ito. Yan, mga kaibigan, nilagay ko na. Yan. Binaba ko siya konti kasi para hindi tumama dito. Kasi pagka tumama dyan, medyo bubukol siya. Ano. Hindi ako nahirapan mag-align na centered kasi meron yung line na guide ko. So, ito lang ang sinundan ko. Tips ko sa inyo sa pag-align nito is tignan yung pinaka-gitna nito. Gitna. At itapat nyo dito sa mismong center. Ayan, ganun lang siya kadali i-align. Pero abang nilalagay mo siya, dapat medyo nakaangat ka pa, hindi mo pa siya dinidikit. Then pag nakita mo na yung tama yung alignment, tsaka mo siya i-press para didikit agad yung 3M. Dinikit ko na rin yung support niya. Gamit kasi nitong support just in case maputol ba o maalis is hindi siya, hindi basta malalaglag yung action cam niya. So, lagay ko rin yung action cam para makita natin. Yun lang, wala tayong screw. Yan ang Phillips. Siya, nailagay ko ng mga kaibigan. At ito yung aking action cam. Akaso Brave 7LE. Yan ang gamit ko. Yan, try ko siyang i-turn on. Then switch ko yung front screen. Ayun. So ganito lang. Huwag ka malalaglag. Hindi ko pa nilagay yung lock. Ayun oh. Ah, diba? Try ko isa't kahit mabaho, hindi pa natin nalilis. Oh! Ayan. Ayan. Ganda mga kaibigan. Ganda siya. So, mayroon na tayong kapalitan dun sa Evo. Hindi na siya napapahirapan. So, ang susunod na lang na diskarte ko dito ay kung paano ko i-discarte yung mic natin. Nalag yung option ko. Buti na lang napapage.
Yun. So yan. Ganda. Mukhang hindi naman siya nakaka-disturb sa aking pinaglagyan. So yan. So, maraming salamat mga kaibigan sa panonood, pagtsatsagang panonood ng ating videos, ng ating vlog na ito. Maraming salamat sa panonood. At laging yung lagi kong sinasabi sa aking vlog na ride safe, always pray, at God bless. So, dito na lang po nagtatapos ng ating vlog. Bye bye po. Love you all.